What's up mga chief? Medyo matagal tayong walang vlog dahil di rin tayo nakapag-ride. Medyo busy-busy lang din tayo nung nakaraang weekend. At ngayong araw, bibili na tayo ng bagong gulong. Nakapag-isip na ako, nakapag-decide na ako kung anong gulong ang bibilin ko. Yung choice ko talaga ngayon is yung Michelin Pilot Street talaga. Sabi nung nakausap ko, Michelin Pilot Street daw is sobrang kapit daw niyan, mapabasaman or tuyo na kalsada is makapit daw yung Michelin Pilot Street. Ang problema lang daw is mabilis daw siyang mapudpod. Yun ang sabi ha, nung isa kong nakausap. Pero meron din naman ako nakausap or nag-comment din. Nakita ko lang na nag-comment sa first vlog natin nung nagpalit tayo ng gulong. Sabi, kasi yung choice ko talaga doon is yung Pirelli Diablo nga at saka yung Michelin Pilot Street talaga. Sabi naman nung nag-comment is madulas daw yung Pilot Street. Di ko lang alam kung ano yung totoo dun sa dalawang comment eh. And yun, sabi ko, stick na lang ako sa Pirelli. Pero gusto ko kasing itry talaga is yung Pirelli Rosso Corsa 2. Yan. Kaso naghanap ako around dito sa amin sa Maybinyan. Napakahirap hanapin ng Rosso Corsa 2. Wala rin ako nakita around Santa Rosa and Muntinlupa eh. And then tumawag ako doon sa isa, nakita ko siya sa online, medyo malayo, may Las Piñas na branch siya, Quezon City na branch. Tinanong ko kung meron silang Rosso Corsa 2 at saka yung size na stock ng MIUI 125 na 70/90 and 80/90. Yan, kaso yun, napag-alaman ko ha, sabi niya, ang Rosso Corsa 2 daw ay isa lang ang size. Nakalimutan ko kung anong size, 80/80 or 80/90 lang, yung rear at front ha. Yun na yung sukat niya, isa lang yung sukat niya. So napaisip ako, isa lang pala yung sukat niya. Although pwede rin naman yun. Hindi naman aangal yung motor nyo kahit anong sukat, kung parehas na sukat ng gulong ang ilagay nyo, harap at likod, pwede naman. And syempre, alam nyo naman, mahilig naman tayong kumuha ng suggestion or comments ng iba, diba? Kasi syempre, siguro experience na nila yung mga ganon. Kaya napaka-comment sila ng gano'n. Sabi kasi, yung Rosso Corsa 2 daw ay good for racing daw. Parang racing tire siya, parang gano'n. Pero eto, bibili na tayo ng bagong gulong. Eto na yung napili kong gulong. Ayan, dito tayo bibili. Ayan, stick tayo sa Pirelli. Ayan, meron sila dito. Sir, merong Rosso Sport? Anong sukat? 70/90, 80/90 eh. Mas maganda lapat ng ganito po sa 80/80. Kasi ang 70/90, ibabaw lang ang tread. Hindi katulad ng 80/80, sir. Hanggang gilid ang tread. Kasi okay. Pumangking kami, tread siya. Ah, ganun sa 80/90. Kasi ang muna sukat niya ang lapad. Pangalawa yung taas. Ah, yung 80 lapad. Yung 90. Ito, katulad niyan. Una sukat niya lapad. Ah, ganito. Taas, oo. At yung 80, yung ganito naman. Oo. Hindi katulad yung 70/90, makitid na mataas. Okay. Kaya ang tread niya natin. Ah, sa harapan lang. Oo. Okay. 80/80, 90/80 sa likod. 90/80? Wala pa yung mekaniko nila eh. Dito nagbi-mekaniko yung ano ko eh. Yung gumawa ng ano nito, ng knuckle bearing. Yung kabig ng manibela natin, si Chris, dito siya nagawa eh. Siguro sobrang aga pa kaya wala pa siya. Ito na mga chief, nabili na natin. Gusto ko kasing mag-try ng iba-iba rin para malaman ko kung ano talaga yung the best na gulong para sa MIUI 125. Nung unang nagpapalit ako ng gulong dito sa MIUI 125 ko is Pirelli Diablo scooter siya. Front and rear, yun yung binili ko ha. Pero ang nilagay nung pinagbilihan ko is Pirelli Angel scooter yung sa harap and Pirelli Diablo scooter yung sa likod. Yun lang, hindi ko kasi napansin na hindi Diablo scooter yung nilagay niya sa harap. Late ko na rin alaman. So yun, dapat maging aral din sa iba yun na pag bumili kayo, make sure na tama yung binigay sa inyo sa binili nyo. Pero okay lang naman, hindi naman ako nagsisisi dun sa setup ko. Maganda naman siya to. Actually, wala akong masasabing problema doon sa ganong setup. Angel sa harap, Diablo sa likod. Okay naman siya. Nagkataon lang talaga na, alam nyo, parang papudpud na yung gulong natin. At saka may nakikita-kita na akong mga crack. Hindi pa naman siya totally kalbo, lalo na yung Pirelli Angel sa harap. Hihintayin ko pa bang sobrang pudpud yan eh. May nakikita na akong mga crack eh.
Baka mamaya pag biyahe kasi natin, dun pa bigla sumabog yung gulong natin. Kaya mas maganda, agapan na rin natin yung pagpapalit ng gulong. Hindi ko muna siya pinakabit kasi may ititingnan ako. Gusto ko malaman kung ano yung pinagkaiba ng Diablo Rosso Sport sa Diablo Scooter. Siyempre, titingnan naman natin dyan yung ano, spike lang naman yung magkakaiba dyan. Parehas naman Pirelli yan. Parehas lang ng material na ginamit dyan. Siguro, tingnan natin kung magkaiba yung spike. Sa mga bihasa naman na tumingin sa gulong, minsan yung spike lang nakikita nila, alam na nila kung anong pangalan ng gulong na yun eh. Uwi muna tayo sa bahay para ma-check natin kung ano bang pinagkaiba nitong Diablo Scooter tsaka Angel Scooter sa Diablo Rosso Sport. So ito mga chief, ito yung binili natin na gulong, itong Pirelli Diablo Rosso Sport. Ang stock kasi ng Mi I 125 is 70.90 para sa harap at 80.90 para sa rear tire. Binili natin ngayon for front tire is 80.80 and sa rear tire is 90x80. So yung 90 yung lapad niya, then yung 80 yung taas. Ang mangyayari kasi mas maganda yung lapad ng gulong pagka ganito yung size ng gulong nyo. Dito pa lang sa part na to, pagka nagbanking kayo, nagtilt yung gulong nyo, nakalapat pa rin siya sa simento. Unlike dun sa 70-90, yung mataas lang yung ganyan, mas may makitid yung gento. Pag lumiko kayo, may tendency na mas madulas yung gulong nyo kasi hindi na siya nakalapat dito sa gilid. So yun yung kagandahan pag gagantong mas malapad yung gulong nyo kesa dun sa mas mataas. Then sabi nila ha, dito daw sa Diablo Rosso Sport is ano to, best tire daw to for touring and racing na rin. Pero yung, ayun nga, gaya na sabi ko kanina, yung Diablo Rosso Corsa 2 is best for racing lang yon. Sabi nila ha, hindi naman tayo nagra-racing, more on ride tayo. Yung spike nitong Diablo scooter sa likod, ayan, ganyan. Then, tignan natin yung sa harap. Yan, eto naman sa harap is Pirelli Angel scooter, yan. Maganda pa yung spike niya, oh. Di pa masyadong pudpod, kaso may nakita na ako mga crack-crack din, kaya papaltan ko na rin siya. Although, pwede naman yung likod lang yung paltan ko eh. Dahil yun lang naman yung medyo pudpud na. Tapos eto, okay na okay pa naman to. Reserva na lang din natin tong gulong na to. Bubuksan natin tong isa. Gusto ko lang makita yung spike nya. Parehas naman silang Diablo Rosso Sport. So eto na lang yung bubuksan natin. Biniyaran ko nga pala dito para sa dalawang gulong na to na 80x80 and 90x80 is 3,450 pesos with free na siya na dalawang tire sealant and dalawang pito. So iba-iba rin naman yung price nyan pagka sa shop, hindi naman yung specific. Meron din kasing mura yung bigayan, meron ding mahal. Ganito pala yung spike nya. So parang may kidlat dito, tapos meron sa gilid. Then yung sa gilid, ganun lang. Meron din yung kabila. So salitan pala yung parang kidlat nya. Yung spike nya, may isa ditong mahabang kidlat yan. Tapos meron sa gilid-gilid. Then alternate yung kidlat nya na ganun. Ayan o. So eto, meron dito, meron dito. Then yan, alternate yung malaki nyang kidlat. Tapos sa gilid-gilid nun may maliliit na spike din. So mukhang okay naman to. Let's go. Punta tayo sa shop, pakabit natin to. Hanap tayo ng shop mga chief. Yung may machine na talaga nagpapalit ng gulong, hindi sinusungkit lang yung mags. Yung gulong nga pala na nakalagay sa atin ngayon, yung Angel Scooter and Diablo Scooter, is nilagay siya noong December 13, 2019. So almost 1 year and 3 months na rin yung gulong na nakabit sa atin. Tingnan natin dito yan. Mayroon dito vulcanizing shop na parang may nakita akong machine. Yun, may machine nga, parang may ginagawa pa. Ito yung sinasabi ko sa machine mga chief. Diyan lalagay yung mags nyo para ilagay yung gulong, para hindi magasgasan yung mags nyo. Alright mga chief, ito bago na nga yung ating gulong, na ilagay na nga yung Pirelli Diablo Rosso Sport natin. And matetesting natin to bukas kasi may ride kami sa may Bunga Falls. Pumunta kami sa Bunga Falls. Yun, matetesting natin to doon. Mabe-break in natin tong gulong na to. Ito yung gulong na pinalitan natin, Pirelli Diablo to sa kaliwa, Pirelli Diablo scooter, tong kanan is Pirelli Angel scooter. So kung makikita nyo, medyo pudpud na yung Pirelli Diablo scooter natin kasi ito yung nakalagay sa likod natin. Then itong Angel, makikita nyo,
hindi naman masyadong pudpod. Napakalalalim pa ng mga spike niyan kahit dito sa gitna. Ito yung gamit kasi natin sa harapan. Ito, yung Pirelli Diablo naman, medyo pudpod na rin yung nasa gitna niya. Pero malalalim pa rin naman ng konti itong nasa gilid. Siguro mas lagi ko lang ako nakapreno sa likod kaya mas mabilis na napudpod itong Pirelli Diablo natin na nakalagay sa likod. Pero wala akong masabi dito sa performance ng dalawang to, ha. Itong Pirelli Diablo ko, naplatan ako dito ng tatlong butas nung nag-ride kami sa San Pablo. Then, isa pa, nabutas uli siya nung nag-ride kami sa Marilake. Pero itong Pirelli Angel scooter ko, never ako nabutasan ng gulong dito. The best to, pero nagkataon lang talaga na gusto ko mag-testing ng ibang gulong. Although, Pirelli pa rin naman yung gamit natin. Sabi nila, best for touring and racing daw yung Rosso Sport na pinalit natin. Malalaman naman natin yan pagka nag-ride tayo. So hanggang dito na lang muna mga chief. Huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe kay Hepe Moto para sa mga tips na pwede kong i-share sa inyo about sa mga pinapaltan ko dito sa motor natin, sa Mi 125. And syempre about sa mga upcoming ride natin. Yan, para maipakita ko rin sa inyo kung saan tayo nagra-ride. Kita-kita tayo sa susunod nating ride. Sigurado, adventure ride na naman to. Yan, ride safe sa lahat.